Pwento ko na mo yung ano ko, yung susi ko. Wala kang karapatan kumuha ng susi ko, sir. Totoo lang. Ando na yung lisensya ko. Sige na. Oo. Oh. Oh, ayan. O sige, yung ano mo. Sige na. Oh, hindi na. Tinan mo, sir. Ipapa-ano kita. Sigurado yan. Sige. Ano mo. Walang problema yan. Bigyan kita. Sakay na, sakay na. Oo, sige po. Matalik, hindi, hindi ako sasakay, sir. Eh, wala kang ano. Nagkaroon na kami. Nakaayos na kami, sir. Nakaayos na kami. Ayan o, parating na yung kapatid ko. Kanina, saan mo? Wala kang pambayad. Ang problema mo, sir, bakit kinuha mo yung motor ko? Hindi, hindi po pwede. Eh, andyan na yung kapatid ko para mapapaayos yan. Tingnan mo. Sige, sir. Ito gawin mo. Sige po. Oo, oh, tingnan natin kung saan makarating yung ano mo. Sige, dali mo yung ano mo. Anong problema? At least tayo makaayos na. Okay, huwag kayan. I-video ako, sir. At makakausap po natin si Sir Mario Sumali. Ang kanyang inireklamo, si Traffic Enforcer. Dahil sinakyan ni Traffic Enforcer yung kanyang motor at pilit na dinadala sa opisina. Para bang sumunod ka sa presinto. Ayan o, sumakay na siya. And then, siyempre, yung rider ayaw sumama. Tama nga naman yung ginawa niya. Kausapin natin si Sir Mario. Sir Mario, magandang umaga po. Magandang umaga po, Sir Idol. Ano ba nangyari doon sa video at kayo ba yung nagkaroon ng violation at bakit niya sinampahan yung motor niyo? Opo, sir. Kami na po roon sa ano kasi nagkasakyan kami ng biker. Okay, meron po kayong nasagi na biker din. Opo. Okay. Pagkatapos, ano pong nangyari? Kung totoo, sincer, wala naman nangyari doon sa tao. Ang bike lang, naublong lang yung unahan ng bulong niya. Yun lang na ano. Tapos, ang pagdating namin doon, akala ko yung traffic enforcer, pag-ayusin kami. Kung ano, hindi. Sa paang namimirsa, sir. Eh. Pinasusunod kayo sa opisina niya? Opo, yun sana ang ano. Sabi ko, sabi niya sa kanya sa akin, sabi niya, unang-una, kinuha niya yung lisensya ko, saka yung restro ng motor ko. Sabi niya, dadalhin ko kayo roon sa ano. Pero nagkaayos na kami ng biker po. Sabi ko, sa biker, sabi ko, sir, pwede ba natin ipagawa yan, ipa-align lang? Sabi niya, sige, nagkaayos na kami. Okay. Ang problema doon sa traffic enforcer, sir, okay. Kinuha yung susi ko at saka dinala yung motor ko. Right. Meron ba siyang panikit? Wala pa po. Okay. Oh. Ang katwiran niya sa akin, sir, Sir Idol, ang katwiran niya sa akin, baka tatakbuhin ko siya. Sabi ko, sir, paano ko tatakbo yan? Andyan yung restro, andyan yung lisensya ko. Okay. At saka hindi ko tatakbuhin yan, sabi ko, sir. Kung kasalanan ko, aminin ko. Pero yung sasabihin, tatakasan ko yan, hindi ko gagawin yan. Yung po bang nagbibisikleta na nakasagiyan po ninyo, nagreklamo ba sa kanya? Wala po eh. So, hindi nagreklamo yung nagbibisikleta? Hindi po. Okay. Kasi nakaayos na kami na ipapaayos ko yung bike niya. Okay. So, putol po yung video eh. Nung patakas na siya, ano nangyari? Sumunod kayo sa kanya? Hinabon niyo siya? Opo, pinuntaan ko na yung motor ko doon sa police station. Ah, dinala niya sa police station? Pagdating po sa police station, ano nangyari doon? Wala na po. Pagdating ko roon, wala na siya roon. Ang ginawa na nila roon sa akin, sabi ng taga-assist doon sa ano, sabi niya, gawa niyo na lang ng kasunduan yan. Sino po nagsabi gawa ng kasunduan? Sa police station. Pero in the end, na-release din po yung inyong motor sa inyo? Opo. At kayo po'y tinikitan o hindi? Wala po eh, wala. Okay. Sir, nung ibinalik sa'yo yung motor at susi, anong sinabi po nung police? Kasi nandun ka sa presinto, di ba? Opo. Anong sabi po nila? Ang sabi niya sa akin, pagdating ko roon, gawaan nyo na lang ng kasulatan niya, kasunduan yung dalawa. Natuloy pa ho ba yung paggawa nyo ng kasulatan? Opo. Okay. Natuloy. After that, wala na, tapos na? Tapos, bumalik ako ulit doon sa police station kasi kinuha yung ginawa naming kasunduan para makita nila. Sa kanila ibigay sa akin yung susi ng motor ko. Ano pong nakalagay doon sa kasunduan? Na nagkaayos kami, tsaka pinaayos ko yung bike niya, yun lang po. Wala bang lumapit sa inyo, sir, na parang dapat tayo dyan pang kape? Walang ganon? Wala naman po eh. Kasi yung ganong klase mga estilo, sir, at sa mga motorista, ito palagi ko ina-advise sa lahat, maging sa traffic enforcer, maging sa mga motorista. Yung bang istilong lalapitan ng traffic enforcer at sasabihin, akin ang lisensya mo, sumunod ka sa presinto, or sumunod ka dun sa puno ng akasya sa ilalim na kung saan may silong doon at nakatago. Huwag niyo pong gawin yan. Dahil kapag ginawa niyo po yan, malamang sa malamang kayo po ay makikikilan. Ang patakaran po talaga sa paghuhuli, kung kayo po ay ma-violation, patatabihin po kayo and then sasabihin po sa inyo ang inyong violation. And then, right there and then,
kayo po ay issue ng ticket kapalit ng inyong lisensya, ganun ho dapat ang patakaran. You don't even have to get out of your car, di ba? Ang nangyari kasi, bababa ka sa kotse mo, susundan mo siya, magpapasunod siya hanggang doon sa dulo o sa kanyang opisina at kapag ginawa nyo yan, alam na this, tapos na, nakikilan na kayo. Oh. Okay. So kaya ang tanong kanina kay sir, hindi ko kayo nakikilan sir, hindi kayo nahinga ng pera. Wala naman po. So yung ginawa po ng traffic enforcer, most likely, makakasuhan siya dito kung gusto mo ituloy ang kaso. Dahil una, tinakas niya yung motor mo, admincation na bawal yon sa patakaran ng panghuhuli. And then pangalawa, pwede siyang kasuhan siguro doon ng carnapping. I don't know. Tatanungin natin yung batas tungkol dito. Tene Garrett. Yes, Sir Rafi. Di ba parang carnapping atin? Correct me if I'm wrong, yung ginawa ng traffic enforcer? Hindi parang sir, carnapping talaga. Pinanood ko po yung video, pinakinggan ko po yung statements and nag-monitor ako. Oh, hindi naman impoundable offense, Sir Rafi, yung nangyari. Actually, nagka-aregluhan na nga at the point of accident. Wala nang legal justification para sakyan ng enforcer at dalihin sa police station yun. So, tamang-tama po unang impression nyo, it's carnapping, Sir Rafi. Ayun, okay. And then, pwede pa sigurong admin case doon sa top enforcer dahil mali yung sistema ng kanyang panghuhuli ng isang nagkaroon ng violation, di ba? Tama po sir, no? Lagi po nating ina-advocate sa show ninyo is that sa point of apprehension, dun lang kayo mag-usap. Mali na yung pang-aaresto na kukunin yung susi at dadalhin yung kotse dun. Kasi it puts yung nahuling tao at a disadvantage, Sir Rafi. Once na nakatapak ka na dun sa police station, you're in the lion's den eh. Makukotongan ka na talaga, Sir Rafi, most likely. So mali rin po ang ano niya, apprehension procedure niya. So may admin case rin po tayo kasama ng carnapping case niya. Kasi hindi naman kailangan inuwi niya at binenta niya yung carnapping by the very fact na pinoses niya. That's enough, Sir Rafi. Salamat, Tony Garrett. Thank you. Ayan, maliwanag. In fact, may kwento ko lang po. Sandi lang po, ha, Sir Ryder. Maraming beses na to in the past, na kapag dinala yung motor sa presinto, okay, at sumunod po yung rider, at walang pera maiproduce si rider, aba, sasabihin ng police na nakahuli o traffic enforcer, mag-produce ka ng pera, manghiram ka, magsanla ka. Totoo ito, magbenta pa. At ito po ang hindi ko makalimutan, one time. So, si Mrs. naghatid ng pera kasi hinhold ngayon si rider. Paghatid ng pera doon sa presinto, nakurso na daan ng lespo na humuli. Aba, hulaan niyo po, anong ginawa mga lespo? Si Mrs. minolest siya. Kaya nga, wag na wag ho kayong sumunod. Oh. Yun yung lesson dito. Kapag kayo po ipinasusunod sa presinto, wag ho kayong sumunod. Sabihin niyo, tikitan niyo ako rito kung ayaw niyo, then wala tayong magawa. Lock niyo yung pinto niyo and then tumawag po kayo sa police. Dial kayo ng 117. Okay? Nasa ilin telepono si Police Colonel Celso Rodriguez, Taguig Chief po Police. Magandang umaga po, Colonel Rodriguez, sir. Yes, sir. Good morning po. Apo. Good morning. Colonel, alam niyo na po itong video tungkol sa isang Taguig Traffic Management Officer na kinumandir niya po yung pong motorsiklo ng isang rider na involved po sa isang minor accident with a bicycle. Sa ngayon po, wala pa kaming alam dyan kasi separate silang department. But we will investigate kung pupunta sa amin yung complainant at dumulog sa amin. Investigan natin yan. Apo, sandali po, Colonel. Sir Mario, willing ka ba magsampa ng kasong carnapping laban dito sa traffic enforcer? Pwede po. Okay. Colonel, sasamahan po namin si Sir Mario sa inyong tanggapan para makapagsampa ng kasong carnapping laban sa traffic enforcer. Maybe tomorrow, Colonel. Pwede ho ba? Yes, sir. Available okay. Anytime po, sir. Okay. Salamat po, Colonel. Thank you, sir. Apo. Sir Mario, bukas pupunta kami dyan sa inyong lugar para sa mga kay Colonel makapagsampa tayo ng kasong carnapping. And then admin case na rin. So, masisibak na ito, makukulong pa. Okay, sir? Sir Rafi, may biyahe ako bukas. May biyahe ka bukas? Okay. Ganito, sir. Kapag may biyahe ka bukas at naantalang biyahe mo bukas, babayaran ko na lang kung magkaring mawawala sa iyo dahil hindi ka magbibiyahe bukas dahil sasama ka sa amin, babayaran ko. Mag-aabono ako. Okay? Para matapos na agad to. Okay? Sige po. Salamat po, sir.